Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya bratinela o spoiled brat. Kasunod ng mga puna sa inasal niya sa pagdinig ng kamera tungkol sa 2025 budget ng kanyang opisina. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Hindi po ba dapat malaman? Tingin ng vice presidente, hindi lang sanay ang mga mambabatas na hindi nila makuha ang kanilang gusto. Pero naniniwala daw siyang may kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget ng mga ahensya kabilang ang kanyang opisina. Paliwanag din niya sa paulit-ulit na sagot sa pagdinig, ginagamit daw kasi ng ilang miyembro ng Kongreso ang budget hearing bilang pag-atake sa kanya. Ilagay sa house arrest o kaya ilipat sa kustudiya ng AFP, yan po ang hihilingin ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy ngayon nasa kustudiya siya ng PNP. Saksi, si Marie Jumal. August 24 nang simulang pasukin ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Mission nilang maaresto si KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy at iba pang akusado. At kahapon, natapos ang paghahanap. Napasa kamay ng mga otoridad si Quiboloy na ipinresenta kanina sa Camp Crame. Ayon sa PNP, siya ang nakakap na may markang agila. Balot na balot mula mukha hanggang katawan. Nakatakip din ang mukha ng mga kapwa-akusado at KOJC members na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, at Sylvia Semanes. Bago nito, you have the right to remain silent. Binasahan sila ng Miranda rights at isinailalim sa booking procedure. Ang mga kuha sa kanila sa prosesong ito, binlearn na ng PNP bago ipamahagi sa media. Maging ang kanilang mugshots. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Ang iginigiit ng kampo ni Quiboloy, sumuko at hindi inaresto ang pastor. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. He decided to make the ultimate sacrifice of surrendering para matapos na po yung sufferings ng kanyang mga miyembro. Pero giit ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Interior Department na corner sila kaya napilitang sumuko. Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. For me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Giit ng DILG Secretary, kalukuhan ang pinapakalat na impormasyong sa labas ng KOJC compound sumuko si Quiboloy. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Eh nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli, hindi ba? Gusto ngayon ng DILG na imbestigahan at panagutin ang mga nagkanlong kay Quiboloy. Handa naman daw ang abogado ng pastor na sumailalim sa posibleng imbestigasyon. Giit niya, kahapon niya na lamang bumalik sa loob ng KOJC compound ang pastor. He had to meet his leaders again. That is why on September 8, there was already a decision that he will surrender. And on September 8 in the morning, I was informed about it. And in front of the ISAF officers and the PNP, the decision was made prior to September 7, wala siya sa compound. Nanindigan din siya ngayon lang niya nalaman kung saan nagtago si Quiboloy. He told me na sa bundok ng Davao City. I was not able to verify from him. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Biyernes nung nakaraang linggo, nang makatanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry si Quiboloy. 1,000 SAF at SWAT ang naatas ang palibutan ng lugar para matiyak na walang makalalabas. Alauna ng hapon kahapon, ikinasa ang final assault. Pero may surrender feelers kaya naantala ang paglusog. Alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Alauna ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. Isang C-130 plane ng Air Force ang dumating sa Davao at lumabas ng pinagtataguan si Quiboloy.
Sakay sila ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Sabi ng Pangulo, hiniling ni Kibuloy ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa kanyang paglantad. Pero pandagdag puwersa lang daw ang AFP at PNP pa rin ang nanguna sa operasyon. Sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. So, fine. Yun ang ginawa namin. But let's be very clear. This was a police-led operation. May mga kasong qualified human trafficking at child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas si Kibuloy. Nakaangkla ito sa reklamo ni alias Amanda, ang menor de edad na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City na pinagsamantalahan umano ni Kibuloy. Ayon sa kanyang abogado, masaya si alias Amanda sa development na ito at naghahanda na raw sila sa pagharap kay Kibuloy at iba pang akusado sa korte. Pinag-aaralan ng Justice Department na ilagay siya sa Witness Protection Program. Ikinatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC sa Amerika ang pagkakaaresto kay Kibuloy at iba pang akusado. Pero may habol silang panawagan. I-rescue po sana ng ating mga PNP, yung mga nandoon pa sa loob ng quarters ni Kibuloy, lalong-lalo na yung mga minors. Wanted din ang Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Kibuloy para sa mga kasong sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering. Kapwa naglabas na ng freeze orders ang Pilipinas at Amerika sa mga bank account, properties at iba pang ari-arian ni Kibuloy. Ang kaso sa Amerika at kaso rito, halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Iba-ibang buhay niyan, pero isang reklamo nila. Tiniyak ng Justice Secretary na walang halong politika ang pagpapaharap kay Kibuloy sa justice system ng Pilipinas. Pagkatapos ay saka lang tatalakayin ang posibleng paghingi sa kanya ng Amerika. We expect the U.S. to file an extradition request very soon. We have a treaty with the U.S. and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because we have what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. For the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ngayon na ipatupad na ang arrest order ng korte kay Pastor Kibuloy, ay nasa kamay na raw ng hudikatura ang susunod niyang kaharapin. Siniguro naman ng Pangulong mapoprotektahan ang kanyang mga karapatan sabay giit na walang special treatment na ibibigay sa kanya. Kanina dinalaw si Kibuloy ng kanyang abogado sa PNP Custodial Center. Hihilingin daw nila sa korte na alisin doon ang pastor. We will right now we filed a motion for the transfer of his custody to the AFP, citing among other grounds security reasons, and we are hoping that the court would grant the same. No, or at the very least a house arrest, knowing that he is already 74 years old, he has a health condition. Pero ang Defense Department, tututulan daw ang mosyong ilipat sa AFP ang kusodiyan ni Kibuloy. May mga istriktong operational security protocol daw ang mga pasilidad ng AFP. Kaya hindi raw ito ang ahensya nararapat humawak sa kusodiyan ng mga suspect sa mga kasong kriminal. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Magsisimula ng rehabilitasyon sa NAIA sa turnover nito sa new NAIA Infrastructure Corporation simula sa Sabado. At sa unang taon pa lang, mararamdaman na ang mga pagbabago. Saksi, si Bernadette Reyes. Kulang-kulang na upuan, hindi gumagana ng escalators at walkalators, limitadong parking space. Ilan daw ito sa tutugunan sa sandaling ma-turnover na ang operasyon ng Ninoy Aquino International Terminal sa new NAIA Infrastructure Corporation simula sa Sabado, September 14. Sa unang taon pa lang, mararamdaman na raw ang pagbabago sa mga bago at refurbished toilets. Dagdag na air conditioning units at chairs, mas mabilis na internet connection at marami pang iba. Sa loob ng 5 taon, magagawa na raw itaas sa 62 million ang passenger capacity mula sa kasalukuyang 35 million. At mula 40 magiging 48 na ang take-offs at landings kada oras. We can begin the work of modernizing our airport and giving Filipino people the world-class facility they deserve.
Magkakaroon din daw ng bagong flights ang local airlines sa international at local destinations. Maaaring may mga magiging pagbabago rin sa terminal assignment kapag makumpleto na ang extension ng Terminal 2. Hindi rin naman agad-agad ang dagdag singil sa passenger fee. Based on the administrative order that was recently signed, the implementation of the increase in the terminal fee will only take effect after 1 year. 82% of the revenues other than passenger service charge will go to the government. 24 years na hindi nag-i-increase yung ating mga charges, no? And I think this is one of the reasons why mabagal din yung improvements and development nung NAIA, because kulang sa pondo, no? Siguro it's about time. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube, at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.